God o aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Ngayong oras, O Ama, ay inaalay namin sa iyo ang papuring ito, ang pagsamba, yung mga mensaheng ibabahagi sa inyo, O Ama. Wala po kaming magagawa, liban, O Ama, na kami ay gabayan ninyo. Inaalay po namin sa iyo ito, O Ama, nawa, maging kapakinabangan sa spiritual na pangangailangan po namin, O Ama. Salamat po sa mga papuring awitin na inyong inandog. We really feel the full, O Lord, by the power of your love, O Amang Banal. Dahil sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, isinugo niyo ang inyong bugtong na anak upang kami magmana at malinisan sa mga kasalanan, O Panginoong Diyos. Marami pong salamat. Gabayin niyo po ang abang lingkod, O Ama, sa pagpapatuloy ng gawain. Yung salita niyo ang mamutawi. Huwag nawa akong makita, O Ama. Huwag yung pinrepair ko, O Ama, kundi yung ipinrepair niyo sa umagang ito, O Panginoong Diyos. Marami pong salamat muli. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Pwede po nating buksan ang Bible sa Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13 verse 10 to 14. Sabi po rito, we have an altar. Nakita nyo na po, mga kapatid. We have an altar whereof they have no right to eat, which serve the tabernacle. For the bodies of those beasts whose blood is brought unto the sanctuary by the high priest for sin are burned without the camp. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. For here have no continuing city, but we seek one to come. Praise God, glory to God. Pwede na tayong makaupo, mga kapatid. Are we seek for the city, the one to come, mga kapatid? Glory, hallelujah. Hindi ko po alam kung saan po tayo dadalhin ng mensaheng ito. Nawa, wala po yung iba nating kapatid. Ang pamagat po na ibinigay sa atin ng Diyos na mensahe ay angu rin po sa kanyang message na going beyond the camp. Praise God, glory to God. Alam po natin na ang Diyos ay kumikilos sa hindi pangkaraniwang bagay. Pag sinabi natin beyond, it's beyond normal. It's beyond strange. It's peculiar or strange. It's strange, peculiar, weird. Or funny sa mga iba. Pero dito kumikilos ang Panginoon sa strange, peculiar, beyond normal. Or else hindi sa Diyos kung kikilos siya sa normal na nakikita ng tao. Jesus move or Jesus nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa hindi normal na bagay, mga kapatid. Glory to God. Kaya yung mga ginamit niya through the ages, nagiging foolish sa mga tao. They considered fool yung mga ginamit niyang propeta, yung mga ginamit niyang mensahero, nagiging kakaiba sa trend ng tao, mga kapatid. Nakagaya halimbawa, sabi kanina nung si Noah, nung utusan siya ng Panginoon na gumawa ng arka dahil lulubog ang pupuksain niya ang mundo. Gagawa ka ng arka dun sa itas ng bundok for 120 years. Baka yung nakasaksi, namatay na, nagkaroon na ng next generation, nakita, namatay ulit. Pero nandun pa rin si Noah gumagawa ng arka. Siguro nako-consider, siguro nasisiraan ng ulo ito. Namatay na yung anak ko, nagkaapo na ako, pero nandyan pa rin siya gumagawa ng arka. Niwalang ulan, tapos sa taas pa ng bundok. Nagiging ano sila, nagiging parang out of the world, peculiar, kumbaga. Gayun din si Moses. Moses is just one step to the throne of Pharaoh. Pero iniwan niya yung kayamanan ng Egypt, iniwan niya yung kapangyarihan, at sumama sa nagmamasa ng putik. Is that normal to a people? Nandito yung kapangyarihan mo samantalang lahat ng tao naghahangad ng kayamanan, naghahangad ng kapangyarihan. And yet, he forsake. Dahil gusto niya pang tignan yung kalooban ng Diyos dahil alam niya gagamitin siya ng Diyos. Ganon din sa ating Panginoong Yesus.
Sa mga Sadducees, sa mga Pharisees, iniisip nila siya ay Beelzebub, fortune teller. Hindi, yung pagdating niya, hindi normal sa kanila dahil pinanganak nga naman sa Sabsaban. Tapos hindi lumaki sa palasyo. How would you believe such thing? It's beyond imaginable. Pero dito kumikilos ang Diyos eh. Praise God. Kagaya ng napag-aralan natin mga kapatid sa Seven Church Ages from Ephesus to Laodicea, kung mapapansin natin, unti-unting nahahaluan ng katuruan ng tao yung mga churches hanggang sa wala na doon ang salita ng Diyos. Makikita natin kung paanong lumabas yung salita ng Diyos. Hindi naman umalis ang Diyos dun sa salita eh. Amen. Yung tao ang umalis sa salita. Never God leave His word. Palagi siyang nandun. So ibig sabihin, hindi ang Diyos ang humiwalay sa tao. Ang tao ang umiiwalay in a direction opposite to God. Ang tanong, bakit nangyayari yung mga ganitong bagay? Ano? Sabi ng ating kapatid, nowadays yung mga tao daw, they are not getting into Christ. For so many reasons. Yun nga. So ibig sabihin, kung ang Diyos hindi umalis sa kanyang salita, it's the people who go away from the Word of God. They are not getting into Christ. There are some hindrances. And what are these hindrances, mga kapatid? They go beyond the camp. Sabi, kasalanan, alam natin, yung kasalanan, hindi yung huwag kang papatay, hindi yung huwag kang magnanakaw, huwag mong gagawan ng masama yung tao, hindi yun ang kasalanan, kundi yung kasalanan, yung hindi paniniwala dun sa salita ng Diyos. Kapag hindi mo pinaniwalaan yung salita ng Diyos, ibig sabihin, you are not getting into Christ. Kapag sinabi niyang, Ama, unless a man be born again, you must have to believe it, or else you are getting away into the Word of God. Kasi hindi mo pinaniwalaan eh. Praise God. At ang alam natin, yung kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao. So, kung ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao, hindi ang Diyos ang humiwalay sa tao. Gumawa ka ng kasalanan, kaya humiwalay ka sa Diyos. Praise God. At sabi nung mga nakarang exhortation, yung we must know our identity. Yung mga naririnig natin, so ibig sabihin importante, yung mga naririnig natin, kailangan alam natin i-identify kung ito ay ayon sa salita ng Diyos o hindi. Or else tayo ay patungo palabas sa salita ng Diyos. Hindi tayo papunta sa Kanya. Is God. Sabi niya nga, I am the way, the truth, and the life. If He is the way, the truth, and the life, there's no other way but to the Word. Amen. Kung hindi mo paniniwalaan yung salita, you're out of the way. Praise God. Sapagkat ang mga aliw ang magtuturo sa atin ng diyan tao. Ito yung mga katuruan ng tao na kung minsan siyang nagpapahiwalay sa Diyos, mga kapatid. So kung hindi mo kakilala yung tagapagturo dun sa salita, yung mga aliw kailangan pumunta sa iyo para maturuan ka at siyang magpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Yesus. So they go beyond the camp. They go beyond the Word of God. Isang reason pa, the people are going beyond reason. Instead of believing the Word of God, they reason out. Tama nga naman, sabi sa Isaiah, come now and let reason together. But they are go beyond reason. Instead of believing the word, they reject the word of God. They disagree to the word of God. They reason out to the word of God. Kasi hindi nagpipit sa kanila. Praise God. Ano mga kapatid, dun sa trabaho ko, merong isang Pilipino na mechanical engineer. Nagpunta siya sa, tumawag siya sa akin, kailangan niya raw ng mga dokumento. Sabi ko, maraming file yung inihingi mo. Maganda, pumunta ka dito sa akin, dala ka ng USB,
i-store ko sa drive mo kasi malaking file ito kung gagamitin mo siya. So, pumunta siya. Nung isaksak ko yung USB dun sa computer, siyempre makikita mo yung folder file nandun. Eh, yung file, dahil malaki, nagtatransfer ng matagal. May nakita akong file name na pictures, daming pictures. Sabi ko, ah, picture mo yata ito, pwede ko bang makita? Ah, okay lang sir, wala nang problema, sabi. So, binuksan ko yung photo. Baka meron akong makita ng babae dito, ah. Mga kaibigan ko lang po yan, sir. So, yung reason, nandun na kagad yung reason. So, dahil binigyan niya ako ng authority o ng permiso para buksan yung daming photo dito sa Qatar, hanggang sa may nakita akong babae, ah, siguro, girlfriend mo to. Hindi ko naman pinababayaan yung pamilya ko, sir. So, yung reason niya is a defense of reason. It's beyond reason. Mga kapatid, kung bakit mo i-reason out yung mali? Alam mo nang mali, i-reason out mo pa. So, tataka na ako, sabi ko. So, nagkaroon ako ng ano ngayon, ng guilt. Meron akong kailangan sabihin sa taong ito kasi parang is going out in the word of God, kumbaga. So, sa kakabukas, ba? May nakita pa ako, nandun sila sa simbahan. Na dalawa, nakapotong ganun. Aba, sabi ko, Brad, di ka ba natatakot sa ginagawa mong yan? Sabi ko, di sir, di ko naman pinababayaan yung mga pamilya ko eh. Tsaka hindi naman po ako pinipiraan yan. Talagang naghahanap lang po siya ng kasama. So, you see, they go beyond reason. Nandun sa simbahan, nagpapapicture. Ba, hindi mo ba ina-highlight yung Panginoon? Nandun ka sa simbahan, hindi ba yung kasama mo? They go beyond reason, mga kapatid. They are getting away in the Word of God. Glory to God. Ang akala nila na Docomo nagsisimba sila, o oh, nagbabawas sila ng kasalanan. No. Isa pa, why they are not getting into crisis? They are going beyond decency. Praise God. Alam niyo mga kapatid, trending ngayon yung fashion eh. Kung makikita mo nga yung mga babae ngayon eh, kung magsuot, kahit dito na kung minsan makakakita ka pa eh. What more sa Pilipinas, what more sa Amerika? They go beyond decency. Anong klaseng, alam mo na ikaw, binebait mo yung sarili mo sa kasalanan and yet, you are doing it just to please the eyes of the people, not God. They go beyond decency. Kapag, noon, naalala ko pa, kapag ang babae lumabas na nakasaya, na hindi nakasaya o maiksi yung damit, pag-uusapan siya ng tao, hindi pinapakasalan yung mga ganyang babae. They are beyond decency. Hindi decenting tignan. Ngayon, iba na. Pag ang babae lumabas na nakasaya, hindi pinapakasalan yan. Manang yan. Huwag mong ligawan yan. You see? Kung paano na divert yung mga tao sa mga ganitong pagkakataon, why the... Please, God. They are not getting into Christ. Kung makikita natin, nowadays, same-sex marriage, lahat yata ng state sa Amerika, pinapayagan na yung same-sex marriage. Yung iba naman, alam nang may asawa yung lalaki, papatulan pa ng babae. This is normal now, na kapag ikaw hindi nagbababae, hindi ka lalaki. You have to prove to be a man. Kailangan i-prove mo na lalaki ka, parang kailangan mong babae ka. Pag nag-away kayong mag-asawa, konting away lang, divorce. Mag-ihiwalay. Kaya nga nung nagtanong ang mga tao sa ating Panginoong Jesus, sabi, kailangan bang hiwalayan? Sabi, merong kasulatan na kung hiwalayin mo yung asawang lalaki, dapat maghuminga ka ng kasulatan. Pero sabi ng ating Panginoong Yesus, dahil lang sa katigasan ng inyong puso, kaya ito inalaw ni Moses. But in the beginning, it was not so. Kapag ang asawa mo, dinivorce mo nang walang dahilan, parang itinutulak mo na siya sa pangangalunya.
walang pwedeng maghiwalay. Kailangan nandun, walang pwedeng maghiwalay sa pinag-isama ng Diyos. Praise God. Sa mga artista nga, kung makikita mo, iba na, just to advertise, they, para sumikat sila, they will advertise their body. That's beyond decency. You're not getting into Christ. You're getting away into the Word of God. Sabi nga sa 1 Corinthians, basahin natin mga kapatid, ang sabi. 1 Corinthians 6:9. Tama ba? 1 Corinthians 6:9. Sabi. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos, Diyosan, ni ang mga lunya, ni ang mga nagbababae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki. Kasama na rin dito siguro yung sa kapwa babae, hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. This is beyond decency. Isa pa, sabi ng ating kapatid, they go beyond common sense. They go beyond the thought. Kagaya yung halimbawa kanina, biro, magpapapicture ka sa ano? Magpapapicture ka sa church. Nandun kayo, hindi yung asawa mo yung kasama mo. Parang ginagalit mo yung Diyos. It's anong klaseng pag-iisip meron ng tao na pupunta ka, haharap ka sa Diyos, yung kasakasama mo, hindi mo asawa. Anong klaseng pag-iisip ang tao kung akala niya papunta siya sa simbahan para papurihan ng Diyos, wherein in fact, lalo niyang ginagalit yung Diyos sa ginagawa niya. Anong klaseng pag-iisip ang tao, mga kapatid? It's beyond common sense. Automatic yun. Kahit yung bata, alam niya na bawal yun eh. Ikaw pa na matanda na. Kahit hindi mo turo yung bata, kapag yung kasama mo, hindi mo asawa, alam niyang problem, ano yun, kasalanan. Tapos, yung mga asawa ng mga ibang artista, kung titignan natin, anong kaisipan meron sila para payagan yung asawa nila na hilantad sa publiko at maging dahilan ng kasalanan ng tao? How normal, what kind of normal mind or normal person you are when you put your wife bait for the people to sin? Sa paninigarilyo na lang, alam mo, nanigarilyo din po ako, mga kapatid. Alam ko po kung gaano kasarap manigarilyo. Lalo na sa umagang pagkagising habang nagkakape ka, naninigarilyo ka. Napakasarap. Pero bakit hindi mo naiisip noon kung bakit yung sigarilyo makakabigay ng sakit sa katawan ng tao? Anong isip nagkaroon ka para manigarilyo ka at sirain mo yung katawan? Binibili mo yung sakit? Gumagastos ka, bibili ka ng sigarilyo para magkasakit ka lang. Kapag nagkasakit ka, bibili ka ng gamot para maalis yung... Anong klaseng pag-iisip meron ng tao kung gano'n? It's beyond common sense. It's beyond the thought of man. Pero ginagawa nila. That's how people not getting into Christ. That's right. Iinom ka, sagad-sagaran. Akala mo hindi mo maubos yung alak. Hindi naman kaya ng katawan mo. Kinabukasan, masakit yung katawan mo. Isusumpa mo yung alak. Naranasan ko po yan, mga kapatid. Kapag sobrang lasing ka, kinabukasan, masakit ang ulo mo, hindi na ako iinom. Pero kapag nandiyan yung alak, iinom ka na naman. Ano na naman klaseng pag-iisip ang pumunta sa'yo? Isinumpa mo na yung alak, pero pag nakita mo yung alak, iinom ka na naman. Sinisira yung katawan ng tao. Salamat sa Panginoon at inalis tayo doon, mga kapatid. Amen. We are getting into Christ. We are not getting away into Christ. Amen. Praise God. Glory to God. So, these are how Satan taking his people. It's beyond the camp.
It's beyond reason. It's beyond decency, beyond common sense, and beyond the thought of man. Sabi ng ating kapatid, hindi sila normal, meron silang sakit. They have to go to the institution, to the insane institution, and have a prescription. Sabi niya, kung ikaw ay doktor, bibigyan mo ng prescription yung isang may sakit. Pag mali yung binigay mong prescription, anong mangyayari sa tao? Mamamatay. We need a right prescription. When you are beyond the camp, when you are beyond reason, when you are beyond decency, when you are beyond common sense, you need to have a prescription. Amen. Repent, every one of you, and baptize in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. When God is calling, ibig niya sabihin, wala ka sa Kanya. That's why He's calling. As many as the Lord our God shall call. Kasi ito yung key dun eh. As many as the Lord, even as many as the Lord our God shall call. Tatawagin ka pa ba niya kung nasa Kanya ka na? Tatawagin ka pa ba niya kung nandun ka na sa loob? God is calling you now, brothers and sisters. Sayang wala dito yung iba nating kapatid. No? Go beyond that camp. Let's go to the Word of God. Praise God. So, sapagkat hindi natin alam, maybe today, maybe 5 minutes from now, maybe 1 hour from now, maybe this evening, maybe tomorrow, sabi nga ni Brother Maya, maybe next week, maybe next month, darating ang ating Panginoong Isus para tayo iagawin. We don't know. Abang bukas pa yung biyaya, let's go beyond the camp. Jesus suffered without the gate that He might sanctify the people with His own blood. Sanctification means, sabi ng ating kapatid, from the word, Greek word, clean and set aside for service. We are being set aside for service. And when God cleansed His people with the blood of the Son, of His Son, Jesus Christ, He cleanses from the filth of the world and sets them aside for service. Wherefore Jesus also, that He might sanctify His people with His own blood, suffered without the gate. Kaya namatay ang ating Panginoong Yesus para tayo ay masanctify and set aside for service, mga kapatid. Praise God. Meron ngang ginawang pagtitipo ang ating kapatid dun sa Mount of Transfiguration. Praise God. Dun sa Mount of Transfiguration, nagpalit ng anyo ang ating Panginoong Yesus, kasama si Moses and Elijah, kasama yung tatlo, si James, John, and Peter, dun sa Matthew chapter 17, mga kapatid. Nung makita at naano si Pedro, sabi niya, Panginoon, dumito na tayo, paggagawa ko kayo ng tabernakulo, isa para sa iyo, isa para kay Moses, isa para kay Elijah. Sabi ng ating, they are ready to make a denomination. Pero alam niyo, mga kapatid, kung babasahin natin, kung sinaway, basahin nga natin, praise God. Punta po tayo sa Matthew chapter 17. Verse 4. Sabi niya, unahin natin sa 3 siguro. At narito, napakita sa kanila si Moses at si Elias na nakikipag-usap sa kanya, at sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin tayo dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo, isa ang sayo at isa ang kay Moses at isa ang kay Elias. So he's ready to make a denomination, sabi ng ating kapatid. Pero sa 5, kung babasahin natin, samantalang siya'y nagsasalita pa, ibig sabihin, nagsasalita pa si Pedro,
nagsalitang biglang umano yung ulap, sabi niya, sabi rito. Samantalang talagang nagsasalita pa siya, narito isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Huwag si Pedro ang inyong pakinggan." Ito ang inyong pakinggan, yung salita. Ang salita ang inyong pakinggan. In that moment of time, talagang siguro sa kaano ni Pedro, sa na-amaze siya o yung enthusiasm niya, kaya niya nasabi na, "Let us build tabernacle, one for you, one for Moses, and one for Elijah." Pero sinaway siya ng Diyos dito habang nagsasalita pa. Tapos, dahil lumilim at nagsalita ang Diyos, natakot sila. Sumubsob sila sa lupa. Tinapik sila ng ating Panginoong Yesus. "Huwag kayong matakot," sabi niya. "Hadi kayo." Nung pagkaganon nila, wala silang nakita kundi yung salita. Walang creed, walang dogmas. Sabi ng ating only the word. You have to see, ang nakita lang nila, yung salita. Wala silang ibang nakita, kundi ang salita. And they were commissioned. Kinumission sila ng Diyos na sabi, "Hear ye him." Siya lang ang inyong pakinggan. Wala kayong ibang pakikinggan. Kasi siya yung salita na nagkatawang tao. Praise God. And later part, nakita pa nga natin sa 2 Peter, kung makikita nyo, tinawag ito ni Peter na Holy Mount, Holy Mountain. Na sabi ng ating kapatid, sa palagay ko, hindi ibig sabihin na yung mountain ng holy. It is, the Holy Ghost is in the mountain. Nakagaya nung panahon ni Moses, nung sabi ng Panginoon, "Alisin mo ang iyong pangyapak sapagkat ang iyong dakong kinalalagyan ay dakong banal." Hindi yung lupa ang banal, kundi yung presensya ng Diyos nandun. It's the Holy Ghost in that land, sabi ng ating kapatid. It doesn't mean that the mount is holy. It is the Holy Ghost that is holy. Ganun din sa atin. It's not the church that is holy, or it's not the people who is holy. It is the Holy Ghost in the church that is holy. Praise God. At yung Holy Ghost, siya ang ating leader at director kung saan paturo siya lagi sa salita ng Diyos. Go beyond that camp and come to Christ. Praise God. So, kailangan, we must stay in the Word of God. Nakagaya rin nung tuksuin ng Diablo ang ating Panginoong Yesus dun sa pagkatapos niyang mag-fasting ng 40 days, sabi niya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay." Sabi, anong sinabi ng Panginoong Yesus? Nasusulat na hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao, kundi bawat sa salita na nanggagaling sa Diyos. Nakikita mo ba itong kayamanan ito? Yung kalwalatiyang ito ibibigay ko sa iyo, magpatira pa ka lang sa akin. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Nasusulat, sa Panginoong Diyos mo lamang ikaw sasamba. Nung hindi siya makunan ng Diablo, dinaan niya rin sa sulat. Magpatihulog ka sapagkat nasusulat na alalayan ka ng mga anghel, sabi ng Diyos. Hindi ayaan yung paamoy matisod sa bato. Nasusulat, huwag mong tutoksuin ang Panginoon ng Diyos. So it's the word. Tumakas yung Diablo. Resist the devil, sabi nga, and the devil will flee. Stay with the word, and the devil will stay out of you. Praise God. Sa atin naman, mga kapatid, we are going here every Thursday and Friday. Meron lang po akong katanong, ito na ba yung sapat na ba na pumunta tayo rito kada Webes and Biyernes na makakasama na tayo sa pag-agaw? Sapat na ba ito na nakikinig tayo ng salita ng Diyos kada Friday, makakasama na tayo sa pag-agaw? Are we ready in the caught up?
Are we ready in the rapture? Sa ganitong kalagayan natin. We must go beyond Friday. It should be beyond Thursday and Friday. It should be every day. Nadala-dala natin ang salita ng Diyos. Hindi lang kada Webes, hindi lang kada Friday, but every day. Dahil tayo ang lumalakad na salita sa mundong ito. Tayo yung letrang buhay na lumalakad. Sabi nung nakaraang sharing, we must increase in wisdom and in favor with God and man. Lumalago ba tayo mga kapatid? Is everything we are doing are favored with God? Are we only Christians during Friday? Sabi nga, you know, go no place, you would not be want to be found if Jesus should come. Be saying nothing, what you would not want to be saying if Jesus should come. Whatever you do or say, or what action that you're performing, do not do it if you would not want to be caught in that position when Jesus will come. Amen. We should be aware of this every day in our life. Are we doing all the things in favor with God? Or else we will be caught dun sa position na hayang ng Diyos. Praise God. Sabi, meron pala yung ano, yung palang, ngayon ko lang nalaman, yung palang airplane, merong tendency, maano niya yung sound barrier, malampasan niya yung sound barrier. Kailangan pala tumatakbo ka ng 343, parang ganun, mas 340 plus meter per second, ibig sabihin, lalampasan mo na yung sound barrier. Mauuna ka pa dun sa sound. Sabi niya, kapag yung airplane, umabot siya ganun, it is almost unlimited what it can do, sabi niya, sabi ng ating Panginoon. Pwede siyang sa take-off, pwede na siyang, parang it's ready for take-off, sabi niya ganun. Sa atin din mga kapatid, if we go on our own sound barrier in the Word of God, we are ready for take-off. Amen. Praise God. Sa araw-araw, sa pakikinig ng salita ng Diyos, lumalago tayo, tumutulin tayo sa paglago sa salita ng Diyos. And when we go out to that sound barrier, it is unlimited what God can do for each and every one of us. We are ready to go beyond the curtain of time. Praise God. So despite this reason, ang bakit hindi ngayon makalabas? Itong wala sa salita ng Diyos. Bakit ayaw nilang pumunta doon sa salita ng Diyos? Maraming mga reason mga kapatid. Kumisan nagiging batayan na lang ng tao yung tinatawag na pinanganak ka na doon sa reliyon na yon. So nagiging ano ka na, nakagisnan mo na, kaya ayaw mo nang umalis. Ang nagiging, ang tawag dun, parang loyalty na lang eh. Loyalty dun sa religion, hindi dapat loyalty sa Diyos eh. Kaya ayaw mong iwanan, nandun yung loyalty mo dun sa religion na yun, kasi lahat ng pamilya mo nandun na eh. Parang sa school, kapag yung anak nag-aaral sa letran, lahat na yata ng anak nag-aaral sa letran. They have the loyalty in that school. Tapos masasabitan sila, loyalty award. Kaya ayaw nilang umalis ng letran, they are loyal to letran. Sa politiko, ganun din. Sabi nila, kahit sinong iboto mo, ganun, mangungurakot pa rin. Kaya nagkakaroon ng loyalty sa mga politiko. Kahit mali na yung ginagawa, hindi mo nakikita. Natatakpan na yung mata mo sa pagpili ng tama at mali. Dahil yung loyalty mo dun sa tao ang tinitignan mo. Tapos, pag may nagbigay ng malaking halaga, nakukompromise na yung batas. Kasi tinulungan kanya during campaign. Sa religion, ganun din sabi nila, isa lang naman ang pupunta natin, iba-iba lang yung daan. Kaya dito na lang tayo kasi isa lang naman ang pupunta natin eh. This is the loyalty on the religion. At kapag yung isang manggagawa nakakapagbigay ng malaki, kapag nakagawa ng hindi maganda, tatapikin na lang. Ayaw nilang umalis kasi yung tithes hindi na mabibigay ng membro.
mga kapatid, nako-compromise yung salita ng Diyos. Amen. There is a compromise. Kahit sa trabaho namin, kung misa may ganun eh, pag sinusulan yung tao sa gobyerno, nako-compromise na yung quality eh. When there is something involved, money, there is a compromise. Kaya dapat, kaya dito lang natin maririnig yung against the tithes eh. Lahat yata ng church, pro-tithes. Diba mga kapatid? So pag may money involved, there is a compromise. We should not compromise the word of God. Amen. Sino pang maninindigan sa salita ng Diyos? Amen. We are very lucky that there's someone. Meron pa rin mga kapatid naninindigan sa salita ng Diyos. Ito ang kailangan ng iglesia ngayon. Yung manindigan sa salita ng Diyos. Amen. Dahil sabi nga, let every man's word be a lie and mine is the truth. Amen. Because heavens and earth will pass away, but my word will never pass away. People should be persuaded to go beyond the camp of tradition, beyond the camp of dogmas and creed. They should encamp with the word of God. Praise God. Kagaya ni Abraham. Si Abraham, sabi nga kanina doon sa exhortation, tinawag siya ng Diyos na humiwalay sa kanyang mga kamag-anakan. At sinabi ng Diyos, pumunta ka doon sa lugar na ituturo ko sa iyo. Pinakinggan niya yung Diyos. Yung hindi niya dating nakikilalang Diyos, nung tinawag siya, sinundan niya. Anong nagkaroon kay Moses? Bakit nagkaroon siya ng conviction na i-forsake yung kanyang pamilya? At sundin yung nagsabi sa kanya na pumunta ka sa lugar na ibibigay ko sa iyo. At dadalhin kita dun sa kaya siya naghahanap ng city whose builders and makers is God. Mga kapatid, are we ready to forsake just for the word of God? Para sundin yung salita ng Diyos? We must do the will of God. Are we ready to forsake the things of the world? Are we ready to forsake all these creeds and dogmas? Iwanan natin ito and go beyond the camp. Ang hirap nang i-open sa tao yung ano eh. Mahirap nang i-open sa tao yung tungkol sa salita ng Diyos. Kung meron kang mga kaibigan tapos mag-open up ka ng salita ng Diyos, ang hirap. Pagtatawanan ka, they will make fun of you. Pag dumarating ka na, oh, nandiyan na si pastor. Ano ka na? Tinatawag ang pastor. Ano nangyari sa akin to? Meron akong kasama dun sa trabaho. Hanggang ngayon, tinatawag niya akong pastor eh. Kapag magko-comment sa Facebook, ang tawag niya sa akin, pastor. Akala doon sa Pilipinas, nagpa-pastor na nga ako eh. Ang layo mga kapatid, napakalayo po. Bakit hindi natural sa kanila na pag-usapan ng salita ng Diyos? Kaya nga yung kapatid natin dito nananabik every Thursday. Lahat tayo nananabik every Thursday and Friday na magkita dahil dito lang natin napapag-usapan ng salita ng Diyos. Hindi na natin pwedeng pag-usapan dun sa labas kasi yung sa labas ayaw, hindi interesado sa salita ng Diyos. Dahil na-experience ni Abraham ang Diyos, naging firm yung kanyang paninindigan. Amen. Naiwanan niya yung kanyang sambahayan at pumunta dun sa lugar na itinuro ng Diyos. We need to experience God. We experience God every day, mga kapatid. Tingnan nyo ang ginagawa ng Diyos dito sa iglesyang ito. Makikita natin kung wala tayo sa salita. Ang daming nagpapatuto. Ito yung nagpapalakas sa atin. Yung isa dyan, dati, farmer lang siya. Nagtatanim lang siya dun sa malayo. Pero ngayon,
yung biyaya ng Diyos hindi mabilang. Sabi nga, pag binigyan ka ng pagpapala ng Diyos, wala ka ng sukat na kalalagyan eh. Hindi na kasya. Kung hindi na kasya, Brad, meron ako dito. Makakagalang mga kapatid. Kumikilos ang Diyos sa iglesyang ito. We are experiencing God. What is the reason why we not go out in that camp and come in this camp? Kay Moses po, ganun din mga kapatid. Nung time na si Moses nandun sa wilderness, dun sa kanyang biyanan na si Jethro, nung 80 years old siya, tinawag siya ng Diyos. Sabi niya na dumating sa akin ang inahing ng aking bayan. Kaya alikat, gagamitin kita para sila i-deliver sa Egypt. Sabi ng Panginoon, aking ang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan sa, na nasa Ehipto at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapag-atang sa kanila sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan at ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupain iyon ay isang lupain binubukalan ng gatas at pulot. When Moses met God, isipin niyo kung ikaw na biglang ganon, pupuntahan mo yung tao, oy halika, kinausap ako ng Diyos, tara, i-deliver ko lang kayo sa Ehipto. Anong iisipin ng mga tao kay Moses, mga kapatid? Bah, nasisiraan na yata ng ulo ito. Anong armas mo? Ito. Sabi nga, where are you going, Moses? Natanong siya. Going to Egypt. What for? To take over. To take over with the rod. Mga kapatid, how can you imagine? It's beyond the common sense of people na sasabihin, eto, babalik tayo. Beyond common sense naman ng tao kasi ito talaga, kumikilos ang Diyos. Ililigtas mo kami sa isang stick? Anong gagawin mo dyan? Pero sinunod niya yung will ng Diyos. Bakit niya sinunod? Kasi na-experience niya yung Diyos. My brothers and sisters, are we doing the will of God? If we experience God, definitely we are doing the will of God. Kasi nakikita mo yung kapangyarihan niya. Kung kailan mo nakikita yung kapangyarihan, dun ka napapalapit sa Diyos. Dahil alam mo, hindi ka niya bibitawan. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sabi niya, wala akong iniwala ni saman na ilinigay mo sa aking kamay, o Ama. Kapag nandun ka na pala sa kamay, wala nang iwawala ang Panginoong Jesus. You must be there. Go beyond the camp and go there. At hindi ka na makakamtan mo itong buhay na walang hanggan. Praise God. Pero bago nagawa ni Moses yung mga bagay na yon, pinrepair muna siya ng Diyos eh. Hindi naman yung kada-kada na pumunta siya. Pinepare siya ng Diyos. For 40 years, ang nangyari, tinrain siya ni Pero in his own school camp, sabi ng ating kapatid. For 40 years, tinrain siya ni Pero. For 40 years, dinala siya ng Diyos dun sa camp niya para alisin naman yung nalaman niya kay Pero. At i-prepare siya para gamitin ng Diyos. Sabi niya, Moses has to go out of that camp that he had been living into this because he had been down there with a whole army and he couldn't do it. With all the armies of Egypt, he couldn't do it. But one day, God invited him in his camp and by the presence of God, he did everything they could not imagine he can do it. Moses was invited in the camp of God to prepare and deliver his people out of Egypt. Praise God. Hanggang nasa Ehipto, yung Israel, hindi sila nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos.
Habang nandun sila, ang naranasan nila paghihirap, nagmamasa ng putik, gumagawa ng ano, pinapalo pa sila, meron silang kota, pag hindi mo natapos itong ganitong quantity, paparusahan ka. Puro paghihirap nung dansa sila sa labas ng Egypt, ay sa loob ng Egypt. Pero nung lumabas sila sa Egypt, puro pagpapala at kapangyarihan ng Diyos ang nasaksiyan nila. Hinawi ang dagat na pula, umulan ng mana, pagkain nila araw-araw, may sumusunod na bato sa kanila para inumin nila. Pero hindi nila naranasan yon hanggat hindi sila lumabas sa Egypt. Paano natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos kung ayaw nating lumabas? We must go beyond that camp to experience the power of God. So anong ginawa ni Moses? Alam nyo, una pa nga, ang ginawa ni Moses, akala niya maiintindihan ng tao kung paano i-deliver ni Moses yung mga taga-Israel. Nung sinasaktan yung isang Israelita ng isang Egyptyo, pinatay niya yung Egyptian eh. Akala niya, sabi nga ni Stephen nung nag-narrate siya sa ano, akala maunawaan ng mga Egypto ay ng mga Israel na siya yung ginamit ng Diyos para iligtas sila. Pero that is the thinking of man. Yun yung sa pamamaraan ng tao, hindi sa pamamaraan ng Diyos. Kaya inilabas siya doon para i-prepare ng Diyos at deliver sa Egypt. Ang maganda sa Israel, kaya sila sumama, they believe in the signs. Without the signs, kaya hanggang ngayon, signs yung inihingi ng Israel eh. When they see the signs, dun sila naniwala na yung taong to is vindicated by the word of God. Naniniwala sila sa mga ganun. Kaya nga dun sa Revelation, maniniwala sila kay Moses and Elijah eh. Dahil sa signs. Ito ang maganda sa Israel na ano sila sa signs, kaya naniwala. Ang problema, nung sumama na sila kay Moses, eto na. Buti pang hindi mo na kami, papatayin mo lang pala kami sa ilang. Buti pang hindi mo na kami nilabas sa Egypto. Kung papatayin mo lang kami dito sa gutom. Tingnan nyo kung gaano katigas ang puso ng Israel, mga kapatid. They were provided a prophet. They were provided manna. They were provided miracles and signs. And yet, ganun katigas ang puso. Kaya one day, sabi niya, separate yourself, Moses. Umiwalay yung mga tauhan ni Korah, si Dathan, hiwalay mo yung sarili mo sa kanila, sabi niya. Gusto niyo bang mahiwalay na ganun, mga kapatid? Let us go beyond that camp and come to the Word of God. Pinuksa sila ng lupa, kinain sila ng lupa. Despite all the miracles, despite the prophet, the vindicated word of God, the vindicated message of the hour, yung miracles, pinapakain sila, and yet, ganun katigas ang puso nila. Ang tanong, so will the people of these days have to change the camp from denomination that says the days of miracles is past? Sa kanila, the days of miracles is past. There's no such thing as baptism of the Holy Ghost. All these scriptures is wrong. They have to change their campground, sabi ng ating, go beyond that camp to where all these things are possible. All of them was vindicating his presence in the camp. Hindi raw inspired yung Mark 16. Sabi nga, yung pinagaling na nanay, tama ba yun? Pinagaling na nanay, nung mga naniniwala dun sa inspired yung Mark 16, nahi, huwag kang maniwala dun, sabi dun sa nagpastor na anak. Hindi inspired yun. Thanks God, hindi pa inspired yun, pero gumaling na ako.
Yes, God. No, ganon. Imposibleng magsinungaling ang Diyos. Pangako niya ito sa atin. Meron lang pagkukulang ang tao, kaya hindi ito nagmamanifest sa atin. Or else, hindi siya Diyos na nangako. All, it's, sabi nga, yung African, I believe it, cover to cover. We must believe it, cover to cover. Kasi lahat ng mga ito matutupad. Amen. Mga kapatid, ultimo tuldok. Ito ang naging palutuntunan ngayon ng Diyos. Ang nangyari, mga kapatid, dahil yung tao hindi naniwala sa salita ng Diyos, naging matigas ang kanilang puso. Ang nangyayari, nag-i-indwell ang Diyos sa propeta. Nangungusap na ang Diyos sa propeta. Kung nangungusap ang Diyos sa propeta, ibig sabihin, wala siya dun sa karamihan. Nandito lang siya sa propeta. Yung ginagamit niya kagaya ni Moses. Kaya nga dun sa Laodicean Church, hanggang sa Laodicean Church Age, hanggang sa puti, alos puti na, puti, yung wala na talaga yung salita ng Diyos. Ay, itim na. Wala na yung puti. Kukunti na lang yung nandun na nanindigan sa salita ng Diyos. Kaya nung dumating ang ating Panginoong Yesus, hindi nila ito, nire-reject nila. For 400 years, imagine na walang prophet. Kung walang prophet, ibig sabihin, walang nangungusap sa tao. During that time, mula kay Prophet Malachi, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus at ni John the Baptist. Kung walang propeta, ibig sabihin walang nangungusap sa mga taong ito. Kaya ang nangyari, nag-establish sila. Kung hindi nangungusap yung Diyos, ibig sabihin gumawa sila ng sarili nilang katuruan, ng mga tradisyon. Kaya nung dumating ang ating Panginoong Jesus, ito yung tinutuligsa niya, nire-reject siya. Kasi naging komportable na sila sa ganung pamamalakad sa church. They were comfortable. Ayaw nilang umalis. Kaya nung nire-rebuke sila ng Panginoong Jesus, ayaw nilang paniwalaan yung alam nilang lumaki, pinanganak sa sabsaban, isang kalpintero, hindi ka panipaniwalang tao. There is no beauty. Sabi nga doon sa Isaiah, wala kang gandang makikita sa kanya. Paano mo paniniwalaan yung tao ito? They rejected him. Praise God. Ngayon, for 400 years, kung imaginein mo, hindi nagkaroon ng walang puti. What more? Bago dumating ang mensahero sa huling kapanahunan. Almost 2,000 years. Talagang na-establish na yung mga religions na to. Na-establish na yung kanilang katuruan ng tao. Kaya kahit anong pilit mo na ituro yung salita ng Diyos ang nangyayari. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Yesus na pinalitan nyo tawag dito. Yung hindi nila pinaniwalaan dahil pinalitan ng tradisyon, mas pinaniwalaan yung tradisyon. Praise God. Nung dumating ang Jesus came on the scene, He proved His power and testimony in the Word of God. He is the same yesterday, today, and forever. Because He is the Word of God manifested in the flesh and dwell among us. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father, and He manifested the name of the Father that He gave to Him. Ipinahayag ko ang inyong pangalan na ibinigay mo sa akin sa sanglibutan, pero hindi nila pinaniwalaan. Sa pamamagitan niya, nilikha ang sanglibutan, pero hindi siya nakilala ng sanglibutan, mga kapatid. Nung dumating siya, pinapakilala niya yung kanyang sarili sa mga Pariseo. Sinasabihan, yung nagsasabi ng Beelzebub, mga Pariseo yun eh. Mga Sadducees and Pharisees. Biruin nyo, nag-joint yung hindi magkasundong sekta, nag-joint sila para lang tuliksayin ang ating Panginoong Yesus.
para hanapan ng butas. Paano mahanapan ng wala sa kasulatan, yung siya mismo yung kasulatan, ang sinasabi ng kasulatan. Wala silang makita, despite na wala silang makita, talagang, kung tutusin, merong naniniwala eh. Hindi pupunta si Nicodemo sa kanya nung gabing iyon kung hindi siya naniniwala. Alam ko, guro, na hindi mo magagawa yung bagay na yan maliban sumaka niya yung Diyos. Nung sinabi niya sa kanya yung, unless a man be born again, he cannot see the... Hindi pa maintindihan ni Nicodemo. Praise God. Ang tao ngayon, masyado nang naniniwala sa enticing word. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 2:4, "And my speech and my preaching was not with enticing word of man's wisdom, but in the demonstration and the spirit and power of God." Go beyond that man-made enticing words of wisdom so that we always experience the demonstration of power of the Holy Spirit in our lives. We cannot experience that unless we'll go out. Sabi ng ating Panginoong Jesus, kung hindi ko ginagawa ang gawa ng aking ama, huwag niyo akong salpantayanan. Datapot kung ginagawa ko ang mga yahon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang maalaman ninyo at mapag-unawa ng ama ay nasa akin at ako'y nasa ama. Salisigin ninyo ang kasulatan. Ito ang nagpapatunay at magsasabi kung sino ako, sabi ng Panginoong Jesus. And yet, they continuously rejecting him, mga kapatid. Ang kaiban lang kapag alam natin yung salita ng Diyos, hindi talaga natin tatanggapin eh. Lalo't iba na yung tinuturo. Hindi nila buubod maisip na yung ipinanganak sa Sabsaban ay magiging hari ng Jerusalem, ay magiging hari ng Israel. Kaya nung nagpapakilala siya, sabi niya, "Ako ang tinapay na nanggaling sa langit. I am the bread of life." Sabi niya, hindi ba ito yung anak ni Maria, isang anluwagi na anak ni Maria, na kapatid ni Jose, ni Simon, ni Santiago? Imbes na makita nila kung sino yung nagpapakilala, ang nakikita nila yung ipinanganak. Yung tao ang nakikita nila. That's why they continuously rejecting him. Para sa kanila, panatik ang ating Panginoong Jesus. Para sa kanila, kontrabida siya sa tradisyon. Sabi, "Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. For you lay aside the commandments of God and you hold the tradition of men." Isang nanggugulo sa church, pinagtataob yung mga lamesa, isang fortune teller, isang Belzebub, iyan siya sa kanila. Ganun ang pagkakalala nila sa ating Panginoong Yesus. Kaya sabi ng ating kapatid, "And if he come among us today, he'd be the same thing. For we have traditions, we have denomination. We cannot even go along with one another because of what we think is right in the Word of God." People's right eh. Kanya-kanya nagsasabi, akong tama, kami ang tama. Everybody's claiming that they are true and right, but there is only one place, mga kapatid, that a man can get along. That's under the shed blood of our Lord Jesus Christ. Outside of that, it's nothing but denominational barriers that will always keep people away from God. Marami ngayon ang nag-aakala na naglilingkod sila sa Diyos, nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan kung minsan ng awitin, pupunta sa church, nagsasakripisyo tuwing mahal na araw. That's the way they think na nagpupuri sila sa Diyos. Pero kung patuloy ka sa pagkakasala, parang inilalagay mo na lang sa kahihiyan ng ating Panginoong Yesus at pinapako mo siyang muli. That Jesus, that God, they thought they are serving, they are crucified, where in fact they are crucified Him.
Tayo kapag patuloy na nagkakasala yung tao, nakala natin, nagsisilbi tayo sa Diyos, pero pag ginagawa mo ang hindi ayon sa salita ng Diyos, para mo na rin pinapakong muli ang Panginoong Hesus at nilalagay sa kahiyan. Mga kapatid. Kagaya nung naishare misan dito yung about feet of iron and clay. Gigibayin lahat ito ng ating Panginoong Hesus. Pati yung mga anak ng woman na ito, gigibayin. Yung inaakala nilang sinasamba nila at binibigyan ng papuri ay siya palang tatapos sa kanila. They were singing that hymns in the church, the God that they thought they were serving, but actually they are denying Him because they deny His word. Dun sa loob ng tabernacle, mga kapatid, once a year, pumapasok yung high priest, magbe-burn ng incense outside the gate, dadalin ito dun sa, ito yung kasalanan ng bayan, dadalin sa holy place para patawarin yung kasalanan nila. Ito yung nagtatakip sa kasalanan nila. Mga kapatid, yung dugo ng hayop, yun ang nagtatakip sa kasalanan ng tao. Pero once and for all, ginawa ito ng ating Panginoong Hesus. Hindi na taon-taon dapat magpatay ng hayop. Jesus suffered without the camp. He was crucified outside Jerusalem, way beyond their camp, for He might sanctify the people with His own blood. That's where He belonged. He was a sacrifice, brothers and sisters. God gave His Son as a sacrifice for our sins. In return, what can we sacrifice for Him? I believe that each of us all must sacrifice. We must be God's sacrifice. Amen. Sacrifice the things of the world. Sacrifice your own pleasure of this world. Sacrifice your own will and do the will of the Father to manifest as sons and daughters of God. We are paid with a great price. Amen. So we must manifest the value of that sacrifice. Amen. We must offer our lives as a living sacrifice, holy and acceptable. We must surrender our lives and depend to the will of God. Kailangan dependent na tayo sa Kanya kasi sinurrender na natin yung sarili natin sa Kanya. Pag sinurrender mo na, hindi na yung will ang natusunod mo, kundi yung will niya. Kung sumuko ka tapos sumusuway ka pa dun sa taong pinagsukuan mo, parang hindi ka surrendered nun. Nakagaya ng isang tupa, dependent siya sa shepherd. Siya lang ang sinusundan niya. Sabi niya, basahin ko para. For us to be able to be identified as a sheep, we must produce wool. We are asked to bear the fruit of the Holy Spirit. That's our inside that make us outside. And when a man has got Christ inside, he makes him Christ-like on the outside. To be like Jesus on earth are long to be like Him, mga kapatid. Why He was been rejected all of the times? Hindi siya tinanggap, ni-reject siya. Bakit? Talagang ang Old Testament to me talagang nagmamatch. Ibig sabihin, ang tinuturo ang ating Panginoong Hesus, even in the Old Testaments. Just like when Joseph, he was rejected, just like he was hated by his brothers, but he was loved by God. Amen. Because he's a seer. Wala naman silang ibang rason para kamuwian siya o i-dislike siya, kundi yung dahil nakikita, merong pinapakita sa kanya yung Diyos. He's spiritual. Just like the church today, they will hate the church if the church is spiritual. Sabi nila, there's no such things as baptism of the Holy Spirit. God never changed. He is the same yesterday, today, and forever. Amen.
Or else, He is not God. Only people change, mga kapatid. All of His promise will be manifested on God's appointed time. Only believe and don't reject the word, and the impossible things will become possible. Yun lang naman ang gusto ng Diyos sa atin. Paniwalaan siya eh. Only believe. Kagaya kanina, kung babalikan natin yung panahon ni Noah, 120 years nangangaral si Noah. Instead na paniwalaan siya, pinagtawanan siya. I can't imagine kung gaano katigas ang puso ng tao noon, mga kapatid. Kung titingnan natin si Jonah nangaral sa Nineveh, how many days it took Jonah to preach the word of God in Nineveh and they believe God? 40 days? 40 days siyang sumisigaw na i-overthrow niya yung Nineveh kung hindi sila babalik sa Diyos. Here, 120 years, only 8 souls was believed. Kaya nga siguro pinatagal ng Diyos, ano? Ito sa akin lang naman mga kapatid, kaya siguro pinatagal ng Diyos yung paggawa ng arka. Baka pati yung 8, baka pati yung 7, hindi naniwala sa kanya. Hinintay. Kung baka pinaaga, hindi na sila nasama. Sa akin lang naman ito, mga kapatid. Kasi, hindi ko ma-imagine how, siguro, isang dahilan kaya ginawa ng Diyos yun, dahil yung mga puno na ginamit dun sa arka, kailangan munang itanim at para magamit bilang ano. And after that, 7 days pa nung nakapasok sila sa arka, bago nagpaulan ng Diyos, meron pa bang marireason ng tao sa mga ganitong bagay? Kaya pagdating ng paghukom, wala nang marireason out yung tao. The grace, punong-puno ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Talagang maniniwala lang sila kapag continuous yung miracles and sign. Pero even though, kahit dun sa nga sa panahon ni Moses, talagang matigas pa rin yung puso eh. Kaya pinepersecute yung mga ginagamit ng Diyos. Ganun din na sa panahon ng ating Panginoong Yesus, pinersecute siya. Kaya yung sinasabi ni Stephen, kayong matitigas ang ulo at hindi tuli ang puso at tainga, kayo'y patuloy na nagsisilangsang sa salita ng Diyos. Sinong mga propetang hindi nyo pinag-uusig? Sinong mga propetang hindi nyo pinagpapatay? Tagoy, sabi. Praise God. So they continually rejecting the word of God, mga kapatid. Dun sa Revelation chapter 3, dun sa Laodicean church age, di ba? Ito yung church age natin eh. Kung titignan mo yung condition ng church, rich and need of nothing. Paano mo nga naman nahanapin pa yung Diyos? You are rich and need of nothing. Talagang ang Diyos lang ang hahanap dun sa mga hinirang niya, mga kapatid. Pero ang problema, they don't know that they are miserable, naked, and blind and naked. They don't know that. Do not stay in that kind of condition, mga kapatid. God is knocking at the door outside. Sa mga, ano po, ginagamit yung chance na ito. Hindi kayo magtatagal dito kung wala kayong nakikitang biyaya na nanggagaling sa Diyos. God is keep knocking each and every individual para pagbuksan siya, mga kapatid. Walang doorknob yun eh. Kailangan yung magbubukas yung nasa loob kasi nasa loob yung doorknob. They don't want him. Mas pinili pa nila si Barabbas kaysa sa ating Panginoong Yesus.
nung sa kabila ng kasalanan, na, walang kasalanan na nakita sa kanya, walang dungis doon sa trial, doon sa paglilitis sa kanya, walang nakitang kasalanan sa kanya, pero mas pinili pa nilang palayain si Barabas kaysa doon sa taong walang kasalanan. What? It's beyond common sense. Bakit hindi nila? Pride lang yun eh. Traditions. Sana tayo yung nakapako sa krus. Maraming Barabas. Tayo'y maraming Barabas, mga kapatid, na ipinadala ang ating Panginoong Jesus to set us free. Barabas was free because of Jesus Christ. So as are we are free because of Jesus Christ. Siya yung pinako sa krus. In our instead, mga kapatid. The people deny His word, denies baptism. Nagmamadali, ginamit na yung Father, Son, Holy Ghost. Instead, yung the name of the Lord Jesus Christ. Deny His power, having the form of godliness, but denying the power thereof. Deny His signs. Sabi nila, hindi raw inspired yung Mark 16. They deny and replace it with creeds and traditions. Yung talagang pinili lang at pinaglaanan ng salita ng Diyos ang makakatanggap nito, mga kapatid. Brothers and sister, na hindi pa nakakatanggap, Jesus is inviting us to go with Him beyond the gate, bearing His reproach. Kaya marahil ayaw mong umalis, nakagisa sa nagagisna mong reliyon dahil nakikriticize ka ng tao. Baka ayaw mong umalis dahil gusto mo ng approval ng ibang tao. Baka ayaw mong umalis kasi ayaw mo silang ma-disappoint sa'yo. Walang makakapagligtas sa kapwa tao. Hindi mo nga ma-extend kahit 5 seconds yung buhay mo eh. We must bear this reproach, the disapproval, disappointment, and go beyond the camp together with the Lord Jesus Christ. Yung predestinated lang talaga eh. Tunay na nakakaunti ang tatanggap at sa pinaglaanan lang talaga ng salita ng Diyos. Sabi ng ating Panginoong Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil na kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Nagpupunta lang ba tayo dito dahil nabubusog tayo sa luto ni Brother A? Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibinigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Ito, he is the bread coming down from heaven. Kailangan tayong palaging nabubusog sa salita ng Diyos. Hindi tayo nagpupunta rito dahil nabubusog tayo sa kilawin ni Brother Moon. Napupunta tayo rito dahil nabubusog tayo sa salita ng Diyos. Amen. Ito yung eternal, ito yung walang hanggan, mga kapatid. At kung mapapansin natin yung pangaral ng ating Panginoong Jesus, talagang masasalak yung predestinated eh. On the later part, nung binanggit ko sa kanila, sa John 6 yun eh, on the later part, makikita natin doon na hanggat hindi nyo kanin ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay wala kayong buhay. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kailangan inumin, kainin nyo ang aking laman at inumin ang aking dugo upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinong mag-iisip, mga kapatid, na hindi sila cannibalism? Matitigas ang pananalitang ito. Naiwan yung predestinated. Naiwan. Pero nagbubulong-bulongan pa sila eh.
Narinig sila ng ating Panginoong Yesus eh. Kaya nilingon sila eh. Kayo rin ba alis? Kung predestinated ka, maganda yung sasagot. Panginoon, ikaw lang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Saan kami pupunta? Where do we go, my... Where do we go, brothers and sister? Where do we go but to the Lord? Kailangan pag pinaniwalaan mo ang ating Panginoong Jesus, 100% na. Naniwala ka na rin lang, 100% na, hindi pwedeng selective. Pipiliin mo lang yung tutugma sa gawain mo, sa gawa mo. Kailangan 100% na, mga kapatid. Hindi pwedeng hati. Sabi ng ating kapatid, Jesus of the New Testament was the Jehovah of the Old Testament. All the prophecies on the Old Testament match everything to the Lord Jesus Christ, the New Testament. Siya ang sinasabi ng kasulatan. Alam nyo, yung kwentong ano, kahit pa ulit-ulit dito, alam nyo mga kapatid, nabebless ako eh. Yung Chinese laundryman, hindi siya marunong bumasa. Ulitin ko po mga kapatid. Kasi talagang kahit pa ulit-ulit to, hindi siya marunong bumasa. Ang ginagawa, ibibigay mo yung laundry sa kanya, pukuha siya ng papel, hatihin niya, ibibigay niya sa'yo. Kapag i-redeem mo na yung maruming damit, dadalin mo yung kapirasong papel. Kapag nagtugma, malinis na yung damit mo. Sa'yo pala yun. Sa atin din, kapag bumaba ang ating Panginoong Yesus, at nag-match tayo, nakita niya yung sarili niya sa atin, nag-match. Kapag i-redeem tayo, mga kapatid, yung dumi natin dati, ibigay mo sa kanya, and we were washed in the blood of the Lamb. Yung damit na yun, na-washed, ni-redeem. Nung redeem tayo ng Diyos, we are washed in the blood.